So hola, bienvenidos otra vez. So ang lesson ngayon, continuation lang din nung nakaraang lesson tungkol sa comparing nouns with equality. So, ayun, mabilisan lang to. Game na. Ayun, so quick background lang. When comparing nouns with inequality sa English, ginagawa natin is or are, and then better or slower, faster. May er yung adjective, and then yung susunod na noun. Halimbawa, one is bigger than blank. So is, and then yung adjective, and then than. So ganun mag-compare sa English ng may inequality. So sa Spanish, may sinusunod lang din na formula na kapag alam nyo, madali na siyang maintindihan. So para mag-gets agad, pupunta agad tayo sa whiteboard. Okay, so ito yung dalawang formula ng pagkukumpara kapag kami inequality. So una, pag more than, ang gagawin nyo, mas plus adjective, adverb or noun plus k. So mas k, then sa gitna. Pag less naman, menos plus adjective, adverb or noun, then k. So para siyang ano sa Tagalog, mas adjective kay. Si 1 ay mas malaki kay ganto. So doon natin yung nakukuha, yung mas k sa Spanish. So tandaan nyo, mas blank k o kaya menos blank k. So para mag-get sa ating example, Sarah is more artistic than her brother. So inequality yan kasi mas lamang yung isang noun. So ang unang gagawin, Sarah is more artistic than. So ang more than ay mas k. So ang artistic, kailangan alam nyo yung artistic, which would be artistico. Ay hindi, artistica. Lagi yung tatandaan na yung ilalagay nyo yung adjective, kailangan mag-match dun sa unahan. Parang yung kahapon. And then Sara is mas artistica kay su hermano. Kung hindi nyo alam tong su, balikan nyo yung nakaraang topic. Okay, next. Sarah runs faster than you. So, ang faster dito, adverb. Hindi yan adjective. Kasi may verb dito eh. So, Sarah, ang runs ay kore. Sarah runs, Sarah kore. Faster, mas rapida. Ke tu. Sarah kore, mas rapida ke tu. Sarah runs faster than you. So, mas, and then rapida, magmamatch kay Sarah. Rapido kapag lalaki yung subject natin. Eh, since babae yung si Sarah, rapida gagamitin. So, ganun. Next, so, I have fewer books than she does. So, ang I have is tengo. Fewer, ayan na, less na yun. So, ibig sabihin, menos, then blank, then k, and then she does is a. So ang nilalagay dito, since books ay noun, edi noun ang nilalagay, libros. Tengo menos libros que ella. I have fewer books than she does. Last, the pizza is more delicious than the squash. So the pizza is la pizza. Es, and then more to, so mas. And then, ang pizza ay feminine. Ang gagamitin, feminine, deliciosa. Okay. The squash is la calabaza. So, the pizza is more delicious than the squash. La pizza is mas deliciosa kay calabaza. So, kaya deliciosa ng match sa unahan. Ngayon, lagi naman may mga ganito, yung mga panggulo. So, merong mga irregular adjective at adverb na hindi sumusunod sa gantong formula. So, kapag ang adjective at adverb ay irregular, hindi kayo gagamit ng mas o kaya ng menos. Instead, irregular adjective o kaya adverb plus k. So, wala ng mas o kaya menos sa unahan. So, ito yung mga commonly used. Una, better. Ayan ay mejor. Ang worse ay peor. Ang mayor ay larger. Ang mayor ay older. So, pareha sila na meaning. Depende na lang sa context. Then, menor, younger. So, kabisado nyo yung limang yan.
Ngayon, ganito siya gamitin. I am older than my sister. So, ang I am ay soy. Older. So, ito yun, di ba? Mayor. Hindi na kayo gagamit ng mas mayor. Mali yun. Diretso na mayor. Wala nang mas. Soy mayor and then dan is ke. So, yun agad. Irregular adjective o adverb plus ke. Hindi na lalagyan ng mas. Kasi irregular to. Ito para to sa regular. So, again. Soy mayor ke mi sister, mi hermana. Yun. I am older than my sister, soy mayor ke mi hermana. Next. This pizza is better than that pizza. So, this pizza is esta pizza. So, kung hindi nyo alam bakit naging esta, panoorin nyo nakaraan. Is better. Is better ay, nasan yun? Mejor. So, huwag nyo lalagyan ng mas. Diretso na yan, mejor. Que that pizza. Esa pizza. So, this pizza is better than that pizza. Esta pizza is mejor que esa pizza. Ayan, next. The second movie is worse than the first. So, the second movie is la segunda película. Es peor que la primera. The second movie is worse than the first. La segunda película es peor que la primera. Ayan, baka kailangan ninyo. Ang smaller, ganito siya sinasabi nila. So, mas pequeño. Pequeño means small. So, mas pequeño is more small or smaller. So, esta pizza es mas pequeño kaya esa pizza. This pizza is smaller than that pizza. So, ganun. Smaller, mas pequeño. Okay, so, last na. Ang negation, when ina-negate nyo, lalagyan nyo ng not as blank as. So, yung kagaya kahapon to, kaso negative na. So, ganda siya. No plus verb plus tan plus adjective o adverb plus como. So, mas maintindihan nyo yun pagka may example. So, eto. He isn't as tall as me. So, he isn't. He muna. He. So, L. He is. I-S. Pag mag-negate kayo, laging before is. So, L no S. Ibig sabihin nan, he isn't. Nasa unahan yung not bago yung is. Ninegate mo muna yung verb. Ang verb dito is eh. So, ininegate mo muna. No. Laging ganun. So, L, no, S. Tan, as, and then tall is alto. Alto since lalaki yung subject. And then, como, yo, me. So, he isn't as tall as me. L, no, es tan alto como yo. So, kaya, ito yung verb mo. Verb. Ito yung negator. Negator, verb, tan, adjective, como. Ayan. No verb, tan, adjective, o adverb, tas, como. Basta pag ne-negate kayo ng verb, nasa unahan yung negator, yung no. So, ito pa. Your car isn't as fast as his. So, ang your car is to kotse. To kotse. Okay. Your car isn't. So, ang is ay dito. Then, ininegate mo, no. So, laging ang negator nasa unahan ng verb. And then, as fast as is tan, rapido, como. As his is suyo. So, your car isn't as fast as his. Tu kotse no es tan rapido como suyo. So, ang negator nasa unahan ng verb. So, ganun mag-negate. Ganun ang negation. Not as blank as. So, yun lang. Ganun lang kadali. Okay, so yun lang. Ganun lang kadali. Kabisado nyo lang yung formula para dun sa equality at inequality. Yung episode kahapon tsaka yung ngayon. So, yung next video, warningan ko na kayo. Umpisa na tong humirap. Kasi nasa pronouns na at verbs. So, mahirap na to sa next vid at kailangan nyo ng paglaanan ng brain cells. Kaya kung wala kayong brain cells, I suggest panoorin nyo yung mga video ko kapag may brain cells kayo kasi hindi nyo rin maintindihan. Kasi mahirap.
mahirap na yung mga susunod na vids tungkol na to sa pronoun and then introduction na sa verb conjugation. Pero, mas maganda na siya kasi mas magagamit niya na yung language. So, yun lang. Again, maraming salamat. Mayamok na sa dyan. Soy El Profesor. Gracias por ver. Subscribe kasi. Hasta luego.